Hello guys, Jan Victoria po at nandito po ulit ako ngayon sa Forma Prints para mag-share ng isa na naman pong kaalaman patungkol sa t-shirt printing. So, screen printing tayo ngayon. So, ipapakita namin, i-demo namin sa inyo kung paano kami nag-stretch ng aming mga frames pag kami po ay magtatrabaho ng mga silk screen project. So, ito po, panoorin po ninyo. Okay, so ngayon po, i-demo namin kung paano gamitin yung screen stretcher na nabili namin sa Uniprint. But you can actually buy this kay Sir Leonardo Doctor. Actually, sa kanya tanggalin yung concept nito. So, yun lang siya. This is actually metal. Medyo mabigat siya, pero alam mo talaga tatagal siya. No? Okay. Napakadaling i-assemble. Okay. So, kahit malalaking ano, mga frame, pwedeng-pwede dito. Kasi adjustable ito. Okay, so, ang lalagyan namin ng screen o yung mesh ay itong ating meron kaming aluminum na frame dito. Ito yung iikutin mo at siya yung magtutulak doon sa frame para sumikip mamaya at magkaroon ng tension sa pagitan ng screen at yung mismong frame. Ayan, so ready na natin lagay. So, pagkalagay ng frame, kailangan mo na siya, make sure na hindi pa nakasagad yung ano, yung pihitan dito. Ayan, sisikipan natin siya para ayan, mag-adjust na tayo para swak yung frame doon sa stretcher. Ito ba yung one side na ito ba yung side na no lalagyan ng rugby? So hindi pa natin nagamit ito. Hindi pa. Bago ito no. So ayan, meron na po kaming mesh na I think this is 100 this. So, itong stretcher na ito, pwedeng isang tao, pwedeng dalawang tao mag-operate. So, meron siyang parang mga locks. May mga locks siya na ilalagay-lagay niyo dito sa gilid. So, here, so sa may part ng sa gitna ng mismong screen stretcher, dun sa bracket niya, merong ano dito. Pero kung may naka-indent na space kung saan ilalagay yung lock. So, pag binili nito yung stretcher na ito, may kasamang meron siyang kasamang lock ng apat, dalawang para sa gilid, dalawang para sa kasi may mahaba yung sa ano, sa dito. May mahaba na part, may sino part. Okay, yun. So, nailagay na. So, yung lock niya, actually, two parts yun, no? Mo dito. So again, pwede nyo pong bilhin ito kay Sir Leonardo Doctor or sa Uniprint kung gusto nyo ng direct or sa amin din kung gusto nyo mag-order sa amin pwede nyo ito. Magkano natin nabili ito dahil pero walang final price ito. Alam ko medyo ano eh dahil nga sa ano pagdating sa shipping, nagtaas na rin yung preso. Hindi ko ma-final ang presyon nito. Magbandang gilid na tayo. I think nasa ano to, between 8 to 10K, something like that. So marami tayo pati pang klase ng stretcher, meron yung mas heavy duty, so mas advanced na type. Meron din naman yung ano, yung pwedeng yung manual type siya, meron yung parang clamp type lang siya. Okay yun, so ilalaklak mo lang para
para mamaya pag ipipihit na yung adjustments dito, pag iikot-ikotin na, mahigpit yung hawak ng lock doon sa screen. So pagkakaroon na, actually meron ng ano, no, di ba, pagka-lock mo meron ng konting tigas, di ba, Darwin? Maano na, may parang ano na, na-stretch na rin siya ng konti. Eh, na-adjust mo na? Okay, so yun, nag-adjust-adjust na. Ikot-ikotin na lang clockwise kung saan yung ikot na pangpahigpit. So here, ikot-ikot. Kasi hindi pa siya naghigpit kanina. Pinabot ko lang dito kasi may space yung itong frame natin sa may dulo. Yeah. Pero pwede nyo kakawagan dito sa gitna. Pero hindi ko masyado maintindihan. Na-adjust mo na dito sa kabila? Dito. Okay, so para malaman nyo yung tension, mas mainam sana. Meron tayong ano? Ang tawag doon, Darwin? Tension meter na ano? A device na pwede ilagay dyan sa gitna. Kung wala kayong ganun, pwede kayong maglagay ng something na mabigat sa gitna, tapos pag medyo stable, hindi gumagalaw yung bagay na yun, ibig sabihin matigas na yung frame. Ano ilalagay natin? Ilagay kayo ng ano pag... Yung ano, yung barya. Ang nagawa ng iba. Nga dahil. Buntok mo. Kapag mas matalbog ata, dapat mas mataas ata eh, yung talbog. Yung nga, patalbog yung mga... Na-adjust mo na dito? Dito man kumalapot. Okay. Ingat sa pag-adjust kasi baka ano, meron yung pag sobrang higpit na. Ayan. Pag sobrang higpit na, baka mapunit. Yun. Pero mas pigil, mas matigas kayo. Yung matigas siya, pero huwag masyadong matigas na matigas. Saktong tigas na. Kasi pag masyadong hipit, yun nga, baka mag-ano, mag-scratch yung sa gilid niya, mag-upulit siya. Pero pwede pa ito, adjust pa. Yung iba, ano, tinatapakan nila ito eh, pero tapakan ko kayo. Baka masira. Huwag na lang, baka mabulitas. Kapag tingin nyo yung ano na, matigas na siya, ano tayo mabigat na bagay. Binil. Ayan. Medyo kumanon pa rin eh. No? Pag medyo malon pa rin, nag-intend pa siya, kulang pa lang tigas yun. Pero sa dami pa rin, open ito eh. So pag okay na, time to add the yung sa mga favorite part namin, yung paglagay ng rugby or adhesive. Usually pag sa stainless mga frame, meron tayo tinatawag na aluminum adhesive para mas madaling tanggalin. In this case, wala kami ganun, so lalagay na lang kami ng rugby. Okay, so yun, nilalagay na po namin ng adhesive o yung rugby. May buff stick ang gamit natin. So sa gilid, pahid din natin ganon. Then using yung mga, reject yung mga PVC ID, yung mga matitigas na bagay na pwedeng pangkuskos. Pwede nyo itong gamitin para ipahid doon sa rugby. Mainam. Kung magra-rugby kayo at kung magra-rugby kayo, dapat sa medyo open area para hindi masyadong maamoy yung rugby. Kumahay kayo.
busog. Eh, ingat na lang din sa paglagay ng rugby, no? May mga pundang rugby dito na konti sa gitna. Sira na yung frame nyo kung sakali. So, pagka napahit nyo, nantayin nyo lang na matuyo or if meron kayong heat gun o gusto nyo na matuyo agad at medyo rush yung trabaho, pwede namang heat gun. Hindi naman, pwede namang air dry. Antayin nyo na lang mga 30 minutes to 1 hour para sure. Ito, medyo magbasa pa ito eh. Okay, so pag natuyo na yan, after an hour, or basta pagtuyo na, malalaman nyo naman eh, pwede nyo naman hawakan yung sa gilid kung medyo okay na yung pagkakadikit ng rugby. So, ganito na itsura nun, no? Ito. Ito nga lang, this is a frame na nireclaim namin. So, nagamit na namin dati ito. Ang gagawin namin, ang ginawa namin kanina, nireclaim namin, nalisan namin ng emulsion. Okay, so meron tayong separate video para doon kung paano alisin or how to reclaim or reuse ang isang screen na meron ng emulsion. So, anyways, I just want to show you yung itsura ng screen na meron ng mesh. Yan na po siya. Alright? Okay guys, so ito na po yung ating kanina, yung natuyong frame. So, advice pala ni Sir Darwin kanina na kapag naglalagay kayo ng rugby, mas may nang pag medyo natuyo na yung unang coating nyo ng rugby pa, daanan nyo pa ulit ng rugby. Kasi, sabi ko nga kanina, meron tayong, kapag sa stainless kasi, baka hindi masyadong makapit yung, may chance na hindi kumapit, baka matanggal yung yung pagkakadikit. So, meron tayong aluminum adhesive, but wala nga kaming gamit kaya ito. So, kanina, nakailang tatlong coats si Sir para mapo itong frame nito. So, yun po. Sana nakatulong itong video na ito. So, itong method na ito kung paano mag-stretch ng frame para makagawa ng steel screen frame para sa inyong mga self-print project. So, I hope to see you ulit sa mga susunod na mga printing demos and tips namin. So, see you!